ngayong darating na Sabado, June 25, ay gaganapin ang pagbabalik at second world title shot ng ating kababayan na si Mark Anthony Barriga. Makakaharap niya si WBO Light Flyweight World Champion, Jonathan Gonzalez. Nakilala si Mark Anthony Barriga bilang isang fighter na gumagamit ng sweet science of boxing. Sa madaling salita, ay ito ang to hit and not to be hit. Tinatawag siya bilang the baby boy at Little Mayweather dahil kopyang-kopya niyang shoulder roll defense ni Floyd Mayweather Jr. Si Jonathan Gonzalez naman ay kilala sa palayaw na La Bomba. At kilala din siya sa parehong laro ni Barriga na to hit and not to be hit. Bago ang Battle of the Sweet Science ay ating pakinggan panuurin ng Tail of the Tape at highlights ang dalawang boksingero na ito. Ang challenger na si Mark Anthony Barriga ay tubong Panabo City, Davao del Norte. May edad na 29 years old, isang southpaw fighter. May kasalukuyang record na 11 wins, 1 loss, at 2 wins coming by way of knockout. May 16.67% knockout percentage rate ang challenger na si Barriga. Si Kabayan ay may height na 5'2", katumbas ang 157 cm, at may reach na 62, katumbas ang 157 cm. Ang kampiyon naman na si Jonathan La Bomba Gonzalez ay isang Puerto Rican fighter fighting out of Caguas, Puerto Rico. May edad na 31 years old, isang southpaw fighter. May baon patungo sa ring na 25 wins, 3 loss, 1 draw at 14 big wins coming by the way of knockout. Si La Bomba Gonzalez ay may 46.67% knockout percentage rate. May height ang kampiyon na 5'2", o katumbas sa 157 cm, at may reach na 62, katumbas sa 157 cm. Ladies and gentlemen, the slick and smooth Mark the Baby Boy Barriga! What? Noong September 9, 2017 ay dumayo sa China si Mark Anthony Barriga upang labanan na veteranong Thai fighter na si Witawas Basapien. Dito ay pinaglabanan nila ang bakanteng WBO International Minimum Weight Title. May undefeated at professional record noon si Mark Anthony Barriga na 6 wins, 1 wins coming by way of knockout. Samantalang si Basapien naman ay may record noon na 36 wins and 6 defeat. Sa laban na ito ay nagpakitang gila si Barriga sa harap ni Pacquiao. Pinaglaruan at in-outclass niya si Basapien. Kaya naman ang naging resulta ay unanimous decision victory para kay Barriga sa score na 100-90. Matapos maiuwi ang WBO International belt, ay sumabak sa isang tune-up fight si Barriga noong December 16, 2017. Dito ay nakaharap niya si Glenn Calacar. Tulad ng inaasahan, ay muling nagwagi si Barriga dito by unanimous decision. May 14, 2018 ay nabigyan ng pagkakataon si The Baby Boy Mark Anthony Barriga na lumaban sa isang IBF World Title Eliminator. Nakalaban niya dito ang pambato ng Colombia at former World Title Challenger na si Gabriel Mendoza. Sa laban na ito ay nagpakitang gila si Barriga sa harap ng ating mga kababayan. At dito nga ay lumabas ang malaistilong Floyd Mayweather ni Barriga, lalo na ang shoulder roll defense. Dahil sa galing ni Barriga sa puntusan, ay siya ay nagbagi dito by unanimous decision sa score na 120-108, 119-109 at 120-108. Dahil sa panalo na ito at napaka-impresibong performance si Barriga, ay maraming Pinoy ang nagkumpara sa estilo niya at sa estilo ni Floyd Manny Mayweather. December 1, 2018, sa undercard ng unang pagtutuos nila Tyson Fury at Deontay Wilder, ay nabigyan ng pagkakataon si Barriga na lumaban sa USA at mapalaban sa IBF Minimum Weight Title. Dito ay nakalaban niya ang noon ay undefeated na si Carlos Licona
sa laban na ito ay nagpakitang gila si Barriga sa buong mundo. Magandang depensa at mabilis sa suntok lang naman ang baon ni Barriga sa loob ng lona. Sa kabila ng magandang performance dito ni Barriga ay nagwagi sa laban na ito si Licona by split decision sa score na 115-113. 115-113 para kay Barriga at muli 115-113 para kay Licona. Sa kabila ng pagkatalo ni The Baby Boy Barriga ay maraming boxing fan sa buong mundo ang naniniwala na robbery ang nangyari kaya natalo ang ating kababayan na si Mark Anthony Barriga. Ayon niya mismo sa trainer ni Licona na si Robert Garcia ay entertaining fight ang binigay ng Pinoy at magiging world champion din ito balang araw. You'll be champion, right? March 27, 2021, matapos ang long layoff ni Mark Anthony Barriga, ay muli itong bumalik at nilabanan si Junel Lacar. Sa laban na ito ay nagwagi si Barriga by retired corner sa simulaan ng round 5. October 29, 2021 naman ay nakalaban ni Barriga ang journeyman na si Ramel Antaran. Ang laban na ito ay napakadikit kaya naman nagwagi si Mark Anthony Barriga by unanimous decision sa score na 77-74. 76-75, 77-74. Labanan ni Jonathan Gonzalez ang ating kababayan na si Jobert Alvarez para sa bakanteng WBO and ABO flyweight title. Marami ang nagulat ng pabagsakin ng Pinoy si Gonzalez sa sarili nitong teritoryo. Ay nakalaban ni Gonzalez si Saul Juarez para sa vacant WBO and ABO light flyweight title. Sa laban na ito ay nagamit ni Gonzalez ang kanyang ring generalship, power at bilis. Nagbagay dito si Gonzalez by way of unanimous decision. May 21, 2021 ay nakaharap ni Gonzalez sa Mexicano na si Armando Torres. Sa laban na ito ay nagbagay si Gonzalez by technical knockout sa round 4. October 16, 2021, sa undercard ng laban ni Mikey Garcia at Sandor Martin,
ay muling nabigyan ng pagkakataon si Gonzalez sa lumaban sa world title. Dito ay nakalaban niya ang noon ay WBO light flyweight champion na si Elwin Soto. Llamado sa pustahan si Soto. Ginulat ni Gonzalez si Soto at ang buong mundo sa laban. Dahil sa matinding pagpapahirap nito kay Soto, nagbagi sa laban na ito si Gonzalez by split decision at naiuwi ang WBO light flyweight title. Naging susi ni La Bomba Gonzalez sa pagkapanalo, ang jabs, timing at magandang ring generalship. Anong tingin nyo mga kababayan? Sino ang mananalo sa Battle of the Sweet Science? Masisilat kaya ni Mark Anthony the Baby Boy Barriga ang kampyon? At totoo ba ang sinabi ni Robert Garcia na you will be world champion someday? O mareretain ni Gonzalez ang titulo? Yan ang dapat nating abangan sa kanilang pagtutuos. Winter TV? Yes. Let me know when. Yeah, go ahead. This is Ray Flores. Make sure to check out Winter TV. Look, boxing news all the time. Winter TV is one of the places to go to. Happy holidays, everybody. And check out Winter TV in 2022. Thank you so much. Shout out Winter TV. Hello. Como esta?